nila, guys, worth it daw ba yung 650 pesos na 30 grams para pumuti yung kilikili nila? It's worth it daw ba? It's worth it daw ba? Hi guys! Welcome po ulit dito sa YouTube channel ko. And today, ipapakita ko sa inyo kung maputi nga ba yung kilikili ko. Yes, marami po kasi nagtatanong sa akin kung since nga po seller po ako ng Rick's Skincerity at meron po akong binibenta doon na Rick's UA Cream. Tinatanong po nila ako kung nakakaputi daw po ba yung Rick's UA Cream ng Rick's. So, sasagutin ko kayo guys. Yes, nakakaputi. Eto guys, ito yung Rick's UA Cream. Actually, bukas to eh. Kasi ito talaga yung ginagamit ko. Ah, kinakita na yung kilikili ko. Actually, ito 30 grams. Pero made in Japan to. 650 pesos. Pero ang tanong nila guys, worth it daw ba yung 650 pesos na 30 grams para pumuti yung kilikili nila? So, ang sagot ko, yes. Kasi, unang-una, eto, napaka-worth it ng 650 pesos na UA cream. Kasi, di ba, eto made in Japan. Made in Japan ito, guys. And then, hindi lang yon, Tatak Rick's Skincerity to. Kumbaga, si Ma'am Rica, or yung CEO ng Rick's, hindi basta-basta naglalabas ng product kung hindi ito effective. Siya muna yung gumagamit, tinitignan niya muna, chine-check niya, nire-review niya kung maganda ba or effective yung isang product bago niya ilabas. So, sabi nila mahal daw, kasi 650 pesos, marami daw nabibili dyan na mura. Pero ang tanong, yung mura ba na yon is mapapaputi nila yung kilikili nila? Or masasatisfied ba sila dun sa result na makikita nila sa kilikili nila? Ganon. So, gumawa na ako ng video, guys, para i-upload ko na lang sa YouTube channel ko. Dito sa YouTube channel ko. And then, scroll na lang if ever man na may magtanong ulit sa akin. So, ayan nga, guys. Nung nilabas to, last year to eh, I think, May 2019, nilabas ni Ma'am Rica tong UA cream and then UA lotion. So, ayan na siya, guys. Ayan na yung kinikili ko. Ayan na yung kinikili ko, guys. So, simula nun, nung nilabas, ginamit ko na. Actually, may ibang ginagamit ako dati. Ayan na. May ginagamit ako dati na UA cream. Pero since nga seller ako ng Rick's Skincerity and then syempre, yun nga sabi ko, 'di ba? Hindi ako basta-basta nagbebenta ng beauty products pag hindi ko na-try or hindi ko nagagamit. Kasi gusto ko pag may question sa akin or may nagtanong, effective ba 'to? Effective ba tong Rick's UA cream, gusto ko, nasasagot ko kaagad. So, gaya niyan, simula sa face, simula sa head to toe ako, Rick's Skincerity talaga yung ginagamit ko. Wala na akong ibang products na ginagamit. Ipinagkakatiwala ko yung buong katawan ko. Yes, true. Buong katawan ko sa Rick's Skincerity. So, sa mga nagtatanong kung effective ba daw yung itong Rick's UA cream, yes. Ayan po siya. Ito na po yung result ng kilikili ko. Since May 2018. Sobrang worth, hindi 2018, May 2019 pala nilabas tong Rick's UA cream. Made in Japan, guys. 650 pesos, pero pag reseller ko kayo ng Rick's, 600 nyo na lang makukuha to. Kasi may, open for sellers ako. And then, guys, 650 to, pero sobrang tagal maubos. Ganito lang kasi siya, oh. Watery type kasi siya. Ganito siya. Ganyan siya, guys, oh. Ganyan
ang pag-apply, ganun mo lang, kahit konti lang yung ilagay mo. Since kakatapos ako maligo, maligo. Hindi pa ako naglalagay. Ganyan lang naman yung paglagay eh. Hindi kasi siya katulad ng iba na sobrang hirap i-blend. So, kailangan marami yung ilalagay mo. Ang benefits nito, guys, more on, ano, whitening and chicken skin. Pero hindi na ako nag-dideo. Kasi yung iba, nag-dideo pa rin. Pwede pa rin naman yon. Gamitin nyo sa gabi to, tapos sa morning, mag-deo kayo. Sa akin kasi, sa morning, ito na yung ginagamit ko, guys, UA cream ng Riks. Sa gabi, ganun din. So, hindi ako nag-dideo. Ayan. Ganyan talaga yung kilikili ko. Mas lalo siyang pumuti. Tapos napansin ko, guys, hindi siya... Parang hindi ako tinutubuan ng hair sa kilikili. Not unlike before, na... Ako, hindi naman talaga mabuhok yung kilikili ko. Hindi naman talaga mabuhok. Pero may mga tumutubong mga buhok, ganon. So, ang ginagawa ko dati, chani. Chani lang yung ginagamit ko. Hindi ako gumagamit nung ginagamit. Basta yung ganon. Oo, hindi. Ang ginagamit ko lang talaga, chani. Pero dati, parang every month yata, may tumutubo talaga. Ngayon, napapansin ko, parang, pag tinignan ko yung kilikili ko, hindi siya gaya ng dati na talagang tinutubuan talaga ng hair. Ngayon, isa, dalawa lang yung nakikita ko. And then, napansin ko din, pumuti talaga yung kilikili ko. Ayan siya, guys. Hindi ako nagbibiro. Gumawa na ako ng video para sagutin yung mga tanong nyo kung nakakaputi ba yung Riks UA cream na nilabas ni Riks. Totoo to, nakakaputi. Basta dapat, tuloy-tuloy to, guys. Kasi meron naman kasing mga iba na kunwari gagamit isang ganito, pag naubos, ubos na, hindi na sila bibili ng panibago. Kasi syempre, di ba, kung gusto nating pumuti, kung gusto nating pumuti yung kilikili natin, kung gusto natin ma-stop yung chickens, yung hair growth niya, yung kung gusto nating kuminis, matanggal yung mga chicken skin, ganon. Kung gusto nating pumuti, di syempre, di ba, dapat pag naubos to, guys, bili ka ulit. Hindi yung naubos na, ganun. Hindi dapat ganun. So, for resellers, guys, ilalagay ko yung FB ko. And then, ayan. Tapos, kung gusto niyo naman, kung may mga nagtatanong din kung maganda daw ba yung Riks Lotion, yes, maganda yung Riks Lotion. 650 pesos din to, guys, pero 200 ml. Tapos, whitening and brightening, moisturizing and nourishing. Tapos, gano'n na yun. Natural UV protector. So, sobrang shala din nito, guys. Dati, hindi ako mahilig mag-lotion. Pag nag-lotion, siguro ako madalang. Tapos, hindi talaga ako mahilig mag-lotion. Pero, nung lumabas na naman yung Riks Lotion ng Riks, syempre, as a seller, kailangan ko pong itry lahat ng beauty products or lahat ng products na binibenta ko. Kasi sabi nga nila, paano mo ibibenta yung isang products kung ikaw mismo, hindi mo ginagamit. So, mas maganda, guys, yung ginagamit mo para yung mga nakakita, makikita nila sa'yo ay effective yung binibenta niya kasi ginagamit niya. So, yun yung talagang nakaset talaga, guys, sa mind ko na every time may bago akong product, hindi pwedeng hindi ko gamitin, guys. Ito, hindi po siya instant whitening. Ito po is yung normal na lotion. Pero, ang bilis i-absorb ng skin. And then, yung amoy, guys, is sobrang bango. After ko mag-shower at may pupuntahan ako, sobrang... Hindi ako nakakalabas ng bahay. Dati nakakalabas ako ng bahay kahit hindi mag-lotion. Pero ngayon na-addict na ako, guys, kasi parang lumalambot lalo yung simula nang nag-lotion ako nito, lumambot yung katawan ko, yung skin ko. And then parang feeling ko nakakakinis siya. Although nakakakinis naman talaga, basta tuloy-tuloy lang po yung paggamit. Sabi nga nila, 'wag mong i-stop kung gusto mong makita yung talagang result.
Ganon. Tapos, ayun, sa may ganito siya, hindi, sobrang worth it din to kasi tinatalong nila sa akin. Worth it daw ba yung Flix lotion sa halagang 650 pesos? Yes, kasi 200 ml na to guys, and then made in Japan to. Pag made in Japan guys, sobrang shala. Kahit nga yung box eh, yung box ng mga lotion nito, lotion tsaka UA cream, sobrang shala pagdating sa amin. Pagdating dito sa Pilipinas, wala akong masabi. Ganito siya guys, oh. Ganito siya. Hindi siya yung instant effect na ngayon ka lang maputi, tapos hindi ka na maputi, ha? Ito, ang bilis i-absorb ng skin, tapos hindi siya malagkit, tapos ang sarap ng feeling. Ang bango pa, guys. Tsak, ano, i-hug kayo ng hubby nyo or jowa nyo pag naamoy kayo. Charot. Ayun nga, guys, hindi na ako magtatagal. Charot. Ayun guys, for orders, ayun, siguro na tanong, nasagot ko naman na lahat ng tanong nyo kung very worth it ba tong 650 pesos each na Flix UA cream and Flix beauty lotion. Pero kung ako sa inyo guys, kahit mahal, basta effective, push, ganon. Kasi ang daming nagsabi mahal, pero hindi. Ang daming feedback. I-scroll nyo lang yung page ko and then yung FB ko, ilalagay ko dito yung FB ko and then yung lahat, page ko, cellphone number para makita nyo po yung mga lahat ng pinupost ko about Rix Skincerity products at yung mga feedbacks. Ang daming feedbacks kung sino-sino yung mga pumuti yung kilikili dahil dito. Sobrang ganda nito guys. So, thank you for watching and then wag po sana kayong magsasawa. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and don't forget to ring the bell. So, bye-bye guys! So, yan na yung four less.